What's up sa inyo mga men? Magandang hapon. At sa episode na to, hindi pet shop yung bibisitahin natin dahil nakatuklas ako, mga men, nakatuklas ako ng isang fish farm na matatagpuan dito sa Santa Maria, Bulacan, mga men. Kung bago pa lang kayo sa channel ko na Kuya J. Hamstery at hindi pa kayo nakasubscribe, click mo na yung subscribe button dyan, men, and yung bell notification sa tabi nun para lagi kayong updated sa mga pet shop tours and mga breeders, pet breeders like fish and hamsters or whatsoever na matuklasan natin, no, na i-upload ko dito sa channel. At sa mga viewers naman natin na matagal nang nakasubscribe, maraming salamat sa inyo, men. So, ano pang inaantay niyong lahat? Sana natin to. So, ayun mga men, dito tayo magsimula sa gilid ng bahay nila Sir Ed. Sir Ed, mga men, is hindi siya nagpa-interview sa atin. Napagkwentuhan kami dito na parang kausap ko lang din si Boss Eds, no? Parehas pa silang Ed, no? So, ayan, bisitahin natin dito yung breeding facility ni Sir, tsaka yung mga fry dito rin nakalagay. Kung nagtataka kayo, mga men, bakit hindi pet shop tong pinuntahan ko, no? Naisip ko lang din kasi na bakit hindi ko rin bisitahin yung mga nagbe-breed ng mga animal pets na nakikita rin natin sa pet shops. Meron siya dito ang mga isda. Ito, underbreeding to. Yan. So, nakalagay lang siya. Napaka-basic, nakalagay lang sa sa planggana. Marami rin siyang ref tub dito, mga men, na iba't ibang isda yung laman. So, comment nyo nga sa baba, mga men, kung anong klaseng isda to. Ilan lang dito yung kilala ko, no? So, ito. Meron din dito sa Sir mga angel fish, no? Yung mga maliliit pa. Tapos, dun sa mga ref tubs niya, silipin natin. Check natin yung mga ref tubs. Yan. Yan, meron din dyan. Yan, yan, madami siya dito. Yan, mga kulay pula, na maliliit. Tapos dun, mga breeders na yata yan, no? May janitor fish pa dun, dalawa. Yan, tapos, eto. Ito rin, mga fry na siguro to, kung di ako nag-aamali. Kasi maliliit pa siya, eh. Ayan, no? Yan, mix na to, may angel fish na yata dito tsaka yung mga fry nung maliliit na kulay pulang isda dun kanina. Tapos sa side na to, mga men, meron ditong handmade pond doon sa trapal, tapos hollow blocks. Mga fry din yata nakalagay dito. Yan. Tapos nung nagkwento kami ni Sir Ed, after dito mapilian, lalagay niya sa kanya-kanyang mga tank. Yun. So dun yung pagpapalaki niya. So marami siyang ganito, kulay pula, no? Hindi ko alam kung koi ba yan or what. Comment nyo nga dyan, mga men, kung anong tawag dyan. Kung familiar kayo sa ganyang klaseng isda. Ito. Diba? Yan. Ito rin. Ito, mga fry nga to. Dito. Kasi mostly maliliit, no? Tsaka yung ibang malalaki na ikita nyo is mga breeder. Yan. Habang tinutur ko kayo dito, mga men, nakatuwa na kakwentuhan si Sir Ed kasi ang dami niya ng alam, hindi lang sa isda. Kasi nung nagkakwentuhan kami, dati rin pala siya nag-alaga ng hamster, mice, ibon, tsaka ito nga, isda. Pero mas pumalagay yung sistema niya dito sa gantong klase ng mga isda, no? So hindi rin lahat ng isda, kagaya ng mga molly, guppy, barb, yung binibreed niya dito. Talagang may mga specific lang siyang strain ng isda. Yan, meron pa dun sa likod. Yan, no? Hanggang likod na ng bahay nila yan, no? So sa tingin ko, ganun lang din naman yung setup nila dyan. Diyan natin pupuntahan. Pero tingnan nyo, diba? Partido tabing kalsada pa yan. Tabing kalsada. Tapos hindi makakalain na meron dito. Pero ako, nung mga ilang beses akong dumaan dito, napansin ko to. Kasi dumadaan din ako dyan, galing Santa Maria Bayan pauwi sa amin sa Sapang Palay. Napansin ko to na bakit may mga aquarium dito. And ayun nga, ilang beses akong nadaan, sabi ko, baka pwedeng mabisita. Tapos, yun, eto na nga yung tamang panahon. Sa mga gustong matuto about sa pagbibreed ng isda, yung mga angel fish, tsaka yung kulay pula, yung mga goldfish, pwede kayo magpaturo kay Sir Eds. PM nyo ako dito, tapos i-refer ko kayo sa kanya. And pwede rin kayo bumili dito, pero hindi lang siya basta nagtitinda, mga men. Nagbibigay din siya ng kaalaman. Diba? Di siya madamot sa learnings pagdating dito sa mga inaalagaan niya klaseng isda. And
hindi lang sa isda. Sa iba't ibang klase ng nahawakan yung mga animal pets. And pati yung sa sistema ng pag-market, no? So, ayan, ito, mostly mga breeders dito, no? Mostly breeders. Yan. Hanggang doon, puntahan na natin yung nandun sa dulo. Okay lang, medyo maputik. Pero sabi ni Sir Ed, magbota daw ako. Pero okay lang, dito na tayo, mga men. Diba? Bait ni Sir Ed, ang gaan niyang kausap. Siguro dahil may common grounds kami, may common sa amin, no? Breeder din siya ng isda, ako breeder din ng hamster. Kaya nakaka-relate yung kwentuhan namin, no? Yan, mga ano to, mga fry. Ito yung mga pinapalaki niya. So, agaya na sabi ko sa inyo kanina, yung mga fry niya, nandito, tsaka yung breeder. Tapos, sa next na pupuntahan natin, dun sa harap ng bahay nila, nandun yung mga, yung tinatawag niya na market size. Kumbaga, yung mga pwede nang ibenta, no? Yan. Walang available dito si Sir Ed na mga aquatic plants, no? Basta mga isda lang sila. Yun, ang ganda na yun. And, puntahan din natin. Dito na tayo. Ayan. Ayan, hanggang dyan sa dulo. Meron din. Diba? Biruin yun, dami yan. Ayan, meron din dito. Patay niya ata itong janitor fish na to. Ayan. So, tara. Puntahan natin yung harap na bahay nila Sir Ed para makita natin yung mga four out nila ng mga isda. So, tara mga men. So, ayun. Papunta na tayo dun sa harap ng bahay nila Sir Ed. Pero dito, may mga rest tub pa din. Pero, patingin ko mga ano na to eh. Ito yung mga nakapila dun sa aquarium sa harap nila para dun na mailagay. Kumbaga ito, once na ma-out na yung mga nandun sa aquarium, ito na yung kasunod. Yan o. Mga angel fish yan mga men. Mostly yung alaga ni Sir dito is mga angel fish. Marami angel fish mga men. Tapos yung kulay pula nga na sinasabi ko sa inyo. No? Ayun. Dati rin siya nag-alaga ng hamster. May CDH pa dyan. Yan. Tapos, ito parang wala tong laman. Ito. Yung ganyan. Ano bang tawag dyan mga men? Mamaya tatanungin ko si Sir Ed kung anong tawag dyan. Tapos may, ano din sila? Ang tawag dyan? Mga bulate. Bloodworms yata yan. Yan. Siyempre, pang-maintain yan dun sa mga alaga nilang isda. Yan. Tapos, ito, may mga ref tub pa dyan, breeding tub. Okay, ang dami niyang ganyan. Eh. May puti at saka orange. Yan. Tapos, yan, parang lemonade na yung tubig, pero goods na goods naman yan. Meron din dyan, angel fish. Angel fish din yan. Tapos, dito sa isang truck na malaki, ref tub na to. Ayun din, breeding tub din. Tapos ito, halo-halo na. May angel fish, ayun nga, yung mga kulay po lang isda. Ayan. Diba? Linis ng tubig. No? Wow. Ganda. Ayan, meron pa dyan. Tapos, ito yung umagaw attention sa akin kapag dumadaan ako dito sa alsada na to. Nang minsan mapabaling yung tingin ko dito. Yan. Nakita ko ako bakit may mga ganitong aquarium dito, no? So, inisip ko agad, ba a pet shop to? Pero nung mas na kausap ko si Sir, na pinagbigyan niya rin tayong makausap siya, hindi talaga siya totally pet shop. Talagang nagbibreed sila ng mga isda, no? Para sa mga pet shop, no? So, ayan. Ito yung mga breeder nila. So, mga angel fish to dito, eh. Yan, angel fish din. Angel fish din. Angel fish. Yan, mga angel fish yan dyan. Tapos, kapag nangitlog yan, dun sa tiles, yan, yung nakikita nyo dyan, tiles yan, yung puti na yan. Kapag dumikit na itlog dyan, at tanggalin na agad yan na Sir Ed, tapos, lalagyan niya sa bakante yung aquarium para dun na. Dun na siya mamimisa, hanggang sa mamisa siya mga. So, puntahan natin yung likod ng mga aquarium na to kasi nandun yung madaming isda na for out na din. No? So, tara. So, ayun mga men, nandito tayo ngayon sa harap ng bahay nila Sir. Ayan, dito rin nakalagay yung ilan sa mga breeders nila ng angel fish kagaya nito. Ayan. Ayan. Mga kulay puti naman to mga men. Ayan.
Ayan. So, andyan yung iba't ibang kulay ng mga angel fish ni Sir. Ayan, mga breeders na yan, mga men. Ayan, ganyan sa baba. Tapos, nung nakausap ko si Sir is, bali lima pala. Lima. Limang klase ng mga isda yung alaga nila rito, no? Yung angel fish, goldfish, guppy chops. Take note, mga men, chops. Tapos, yung swordtail at saka meron sila dito yung parrotfish. Ayan. Pero yung madami talaga nila dito is, ayun nga, yung unang apat na nabanggit ko, yun yung madami na. Madami nila dito. At eto, una sa listahan sa tingin ko is etong angelfish. Ayan. Ang dami niyan, mga men. No, sa mga gustong mag-avail ng mga gantong klaseng isda, angelfish, pwede niyo akong kontakin para ako yung mag-refer sa inyo kay Sir Ed. Pero sa ngayon, itong mga to, may-ari na yan, mga men. No? Lahat ng ipapakita ko sa inyo na mga magkakasamang angel fish, may mga may-ari na nun. Na-reserve or may-ari na. Ganon kabilis yung pag-out ng mga isda dito. No, and ganun din kabilis yung production. Kasi nga, ang dami. Nakita nyo naman sa likod, di ba? So, isa yan. Isa yan sa aquarium na may lamang angel fish na madami. Tapos, dito naman, meron ditong dalawang aquarium. Yan. Meron na rin yan. Yan ha. Bang! Tsaka dyan. So, eto. Siguro, papalakayin pa ng konti. Hindi ko lang sure kung meron na rin may-ari. Pero sabi ni Sir, yung anak ni Sir Ed, may-ari na rin daw talaga lahat yan. Naantay na lang yung buyer, no? May-ari na yan. Yan. Doon, ito. Goldfish. Yan. Tapos, puntaan naman natin yung iba nila dong aquarium. Meron ditong apat na aquarium na meron ding lamang mga isda. Siyempre. Diba? Ito mga angelfish. So, nagkwentuhan kami ni Sir kanina, nasa around 400 pieces daw to. And, baka Wednesday, babay na yan. No, may-ari na yan, i-out na yan. Tapos, ang sunod dyan is ito. Papalakihin na lang ng konti pa, kasama nito. Yan. Pero lahat dyan, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, reserved na. Ito. Yan. Cute nyo, no? Hindi yan, ha? Yan lang alam ko, janitor fish. Pero itong cute na ito. Yan, mga goldfish sila. Oh, tignan nyo. Diba? So dito, ito yung lagayan ni Sir ng mga itlog. Itlog ng kung anumang isda yun ng itlog. Pero sa tingin ko sa ano to? Sa angel fish to. Tapos dito, meron ding dalawa, tatlong aquarium. Swordtail. Ayan. Tignan nyo. Kapuntahin natin dito. Oh, diba? Ang ganda ng kulay, mga men. So, eto rin. Eh, sabi ni Sir Ed, eto daw, etong isda na to, pag lumaki, yan, pag lumaki ang mga yan, kagaya, nun, yung kulay itim na yun na para mga ping pong balls, no? So, tampa natin dito yung ibang aquarium, no? So, basically, parang pet shop na din ito, mga men. Focus nga lang sa mga isda, no? Ito mga alo, pero lamang dito, goldfish. Yan, may angelfish. Yan sila. So, ito meron din dito. Kagaya rin yata ito nung nandun. No? So, yan. Hindi natin alam kung gaano kadami, pero ang dami. Tapos meron pa dito. Meron dito nagkaalaga na naibenta ni Sir. Hindi, ganito rin yung itsura. No? And parang ganyan din daw kalaki. Ayun. Worth 5,000 na ibenta. Yung kasama niyan. Pero, syempre, hindi natin alam kung sino mas maganda. Malamang ngayon, sinakuha yun. Pero, kung kamukha lang din ito, ang ganda niya tignan. Rose tail daw tawag yan. Yun o. Naibenta ng 5K. Tapos, ito. Pa, dami. Diba? Kaya sa mga pet shop owner, na yan, naghahanap ng pwede mag-supply ng isda sa inyo. Ito na, mga men. Pero kailangan, message nyo muna ako para ako magre-refer
sa inyo kay Sir Ed. No? Yan. Kompleto. May mga filter sila. That. Tapos araw-araw, halos araw-araw na nagwa-water change si Sir Ed kasi ito na, parang dito na siya naka-focus. Full-time na. Kumbaga parang si tatay, di ba? Wala na siyang trabaho. So, full-time na din siya sa pag-aalaga ng mga hamsters natin. So, ganun din si Sir Ed. Ganun din yung naging sistema niya dito sa aquatic farm niya, kung tawagin ko nga, ano, aquatic farm kasi moron mga isda. No? So, ayan mga men, ito yung episode natin ngayon na natuklas tayo. Ito, parang bathtub ba yan? Diba to? Bathtub ba to? No? Natuklas tayo ng aquatic farm dito sa Santa Maria, Bulacan. So ayan, dikit tayo ng sticker kay Sir. Okay, thank you po. Boom, no? So andito na tayo ngayon sa hamstery at ayun mga men, napagpagupit na din ako dahil kanina haba na ng buhok ko. No? So ayun nga, hindi na ako nakapag-outro dun sa aquatic farm ni Sir Ed dahil kailangan ko na rin umuwi at gabi na kanina tas naulan pa. Ayun nga mga men, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa pagsama, maraming salamat sa panonood kahit hindi talaga to yung real pet shop na episode, pero at least sinamahan niyo ako dyan. And sa mga men natin na umabot hanggang sa dulo ng video na to, maraming salamat sa inyo. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, comment mo dyan sa baba, hashtag Kuya J Pet Shop episode. Yan, comment mo dyan mga men. Hanggang dito na lang muna, maraming salamat. At maraming salamat sa 12,526 ng mga men natin dyan. And sa mga hindi pa naka-subscribe, click nyo na yung subscribe button dyan mga men and yung bell notification sa tabi nun para lagi kayong updated sa mga pet shop and ano ba, pet breeders, no, na episodes natin. So, ayun nga mga men, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat at kita-kita tayo sa next video. Maraming salamat mga men.